ba rin ang takot sa iyong damdamin ipamalas ang angkin galing? Tumayong mong tapang harapin ng buhay yakapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa at bigyang halaga, wag hatakin ng pababa. Isipin wag sana ang sarili lang, pakisamat bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo, salubungin ang kinabukasan. Manila, the heart of the Philippines, is longing to have you back. We search for your wandering gaze inside our museums and your curious steps through our historical streets. We look for your merry smiles as you eat and shop, and your laughter is a sound we long to hear once more, hopefully soon. The city of Manila
misses you. As the world awakens from the slumber brought about by the COVID-19 pandemic, we eagerly prepare for your return, launching projects that highlight safety, cleanliness, and most of all, the beauty that the city inherently exudes. Our dream is to welcome you to a Manila that has spent much time in heightening its existing tourist experience to give our visitors a visual access to the rich art and cultural heritage of the city. Street clearing has been actively pursued. A pedestrian-friendly city awaits as wider sidewalks and green spaces are being built alongside enlivened parks and greenways. Tourism events are continuously launched with the kickoff of the Restaurant Week, which aims to give emphasis to the gastronomical adventure when one visits Manila, as it boasts of a diverse palate brought about by the various cultures residing in the city. From the authentic Chinese food in Binondo to the street food of Ugbo and Andaya, and just recently, within Bonifacio Shrine, beside the newly installed Berlin Wall, is the newly launched Cafe Tolio, a coffee haven. All these are being achieved while the city adheres to the health and safety protocols that have been set by the World Health Organization. Face masks and face shields must be worn at all times, while protective health habits such as proper hand washing, the use of sanitizing alcohol, and social distancing are strictly followed. Manila is a beautiful home enveloped with the warmth of its people, teeming with palpable pride, unforgettable hospitality, and resilience through any form of adversity. This strength, witnessed by its long and colorful history, pushed us to rise with courage, faith, and hope. Even in the midst of a challenging economic period, Manila is ready. See you soon! In the last 500 years, Filipinos have fought for freedom, unity, and equality. We have made our mark in many fields, from science and medicine to culture and the arts. We are beacons of creativity, resourcefulness, resiliency, and compassion. In 2021, the Filipino people will join the world in commemorating one of the greatest achievements of mankind, the first circumnavigation of the world. We celebrate this historic achievement by bannering an important message. Over adversity and struggles, we shall triumph, putting humanity first, always. Go! Unite together!
girl, bringing hope to a country we call it Manila. Matayog ang pangarap, ako at ikaw, parang magagarang gusali na natatanaw. Bawat misyon at bithiin, bahagi ng kasaysayan. Ang bago sa Pilipinas, hayag na sa ibang bayan. Tuklasin ang kasaysayan, sadyang nakakahalina. Sa lugar na makuli, welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ang ganda ng Manila. Shall we start na ba? Magandang hapon sa inyong lahat. This meeting is being recorded. Bago tayo magsimula, sabay-sabay nating awitin ng pambansang awit ng Pilipinas. We'll be right back.
Quezon, aming mahal ang pok ng silangan, patungo sa kapunaran at kaligayahan. Nasa sa lahat. Ito ang ating pangalawang lecture sa ating five-part na Araw ng Maynila Lecture Series. Ito po si Rancho Arcilla ng Intramuros Administration, ang inyong host para sa araw na ito. At ang webinar series na ito ay handog sa inyo ng National Historical Commission of the Philippines, ng Lungsod ng Maynila at ng Intramuros Administration. Para sa ikalawang panayam na ito, makakasama natin si Ginoong Xiao Chua. At ang kanyang lecture ay tungkol sa kamatayan ng bayaning walang pangalan at ang pagsibol ng isang lungsod. Pero bago yan, papakilala ko muna ang ating speaker. So ang ating speaker ay nagtuturo ng kasaysayan sa De La Salle University at Broadcast Communications sa University of the Philippines. Siya rin ay ang PRO ng Philippine Historical Association. Nagtapos ng BA at MA kasaysayan at kandidato malapit na siya matapos sa kanyang PhD sa Antropolohiya sa University of the Philippines, Diliman. Kasama ang nagsulat sa mga aklat katulad ng Bonifacio, ang unang pangulo, at ng Bayani Biographies, Andres Bonifacio. Naglathala na rin sa iba't ibang artikulo ng mga journal na akademiko. Naging original na panelista ng The Bottom Line with Boy Abundan sa ABS-CBN at consultant ng History with Lord sa TV5 at ng teleseryeng Katipunan at Ilustrado sa GMA7. Lumikha rin siya ng Showtime television segment na nayon ay isang column sa Abante tuwing Linggo. Nagsulat din si Xiao ng column sa Manila Times tuwing Sabado. Siya ang isa sa mga pinaka-aktibong public historians sa television sa ating bansa na yon. Ngayon, without further ado, tawagin ko po ang ating speaker, si Xiao Chua. Xiao, kung ready na po kayo. Makasaysayang araw, Rancho, ng Intramuros Administration, no? Ang ating archivist, no? At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. No? Maraming salamat. Bale, si Rancho, no, archivist ng Intramuros Administration, in the same manner, ako po ay nasa isang similar facility. I am actually lecturing live from the pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. And I am in front of my a collection that I loaned here in the PLV called the Xiao Chua Public History Collection. So I think, in a way, Valenzuela, as part of the Metro Manila or the National Capital Region, is in many ways related to the topic that we have today. No, pero una, gusto kong batiin ang maraming tao, no, na sa espesyal na taon na ito ng 44th
450 taong guning pagkakatatag ng lungsod ng Maynila sa panahon ng kolonyalismo. Pero alam naman natin na yan ay ano, mas matagal pa ang kahayaan ng Maynila. At yan din yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. So, ang akin pong panayam ay tungkol sa paksa na una, yung pagsisimula. Ano yung parang some of the events that precipitated itong pagkakatatag ng lungsod ng Maynila bilang capital o kabisera ng kolonyalismong Espanyol. And eventually, of course, sa kasaysayan, yan din yung mangyayari na dahil ito yung naging capital ng kolonyalismo, eh yan na rin ang magiging capital o kabisera ng bansa. No? Kumbaga, yan ay kumbaga, consequence ng mga nangyari. Bakit meron tayo ngayon na City of Manila bilang capital city ng Pilipinas? At bakit tayo merong Metropolitan Manila bilang national capital region na kasama nga itong Valenzuela, ay nagsisimula dyan sa mga pangyayaring tatalakayin natin, mga kaibigan. So, muli, ako po ay nararangal, no? Ako po isang hamak na guro lamang, no? Subalit, inanyayahan nyo bilang isa sa mga tatalakay ng kasaysayan ng 450 taon ng pagkakatatag ng lungsod ng Maynila ngayong araw ng Maynila at 4:50, eh nagpapasalamat ako sa lahat ng mga bumubuo ng webinar na ito, lalo na po sa tiwala ang National Quincentennial Committee ng Republika ng Pilipinas sa secretariat supervisor nito na si Ian Christopher Alfonso. Salamat sa pag-coordinate dito. At siyempre, pinapasalamatan ko rin sa unang pagkakataon, nagkaroon po ako ng programa kasama ang Department of Tourism, Culture and Arts of Manila, DTCAM. At nais ko pong batiin ang alam ko advance happy birthday si Mama Charlie. So Mama Charlie, sana in the future makilala ko rin ho kayo. Kasama ko ho kanina ang kaibigan nyo na bahagi rin o pinuno ng turismo dito sa lungsod ng Valenzuela, ang aking matalik na kaibigan, Secretary ng Philippine Historical Association, Mr. Jonathan Balsamo. Okay, so muli, salamat sa pagkakataong ito. Marami pa ho tayo, kasama natin si Ian Alfonso, mapapanood yung lecture, the first lecture. Actually, yung topic ko ay napakalapit sa topic ni Ian. Subalit, magkaiba ang atake, no? Kung gusto niyo ng mas scholarly tungkol sa mga primary sources, panoorin niyo yung kay Ian Alfonso. Yung sa akin po ay mas tuon sa yung saysay nung tinatawag natin na yung paano siya ituturo, sasaysayin sa publiko, sa estudyante itong pasimulang kasaysayan ng Maynila at yung naging epekto o naging papel nito sa kasaysayan ng Pilipinas, no, hanggang sa kasalukuyan. So yung mga tatalakayin natin sa panahon ng kolonyalismo, malaki po yung implication sa pagiging lungsod ng Maynila hanggang sa ngayon. So ano ang kaugnayan ng kamatayan ng bayaning walang pangalan? Ha? Who's that Pokemon? Sino yung walang pangalan na bayani na yan? At yung kamatayan niya. At paano yan ang naging simula ng pagsibol ng kolonyal na lungsod ng Maynila na itinatag noong Hunyo 24, 1571. 450 years ago. So kung kayo po ay may mga katanungan pa, please subscribe to my YouTube channel, Xiao Chua. Gayun din ang aking social media accounts and my websites, xiaochua.net, bangkanixiao.wordpress.com. Muli, pinapasalamatan ko rin ang PLB Library, Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela, kay Ma'am Rochelle. Maraming salamat po sa inyong pagkukup sa akin ngayong araw na ito. Bago ko simulan ng aking lektura, nais ko rin magbigay pugay sa mga naunang historiador ng Intramuros, lalong-lalo na, no? Ito yung mga very accessible po na mga materyales tungkol sa Intramuros.
na ginawa ni Ginoong Jaime Laya, no, na matagal ding namuno sa Intramuros Administration. Meron po silang aklat, yung tinatawag na Intramuros of Memory, kasama si Ma'am Esperanza Gatbunton. Gayun din ang aking kaibigan, Irog Victores, Professor, Doktor sa De La Salle University History Department, sa kanyang aklat na Ciudad Murada, no, na napakaganda. At yung Ciudad Murada, ay bagamat hindi na ho yan ma-re-reprint, ay may bago pong lalabas si Ginoong Vic Torres. So, Tito Vic, maraming salamat po. So, very basic ang ikukwento ko, pero gusto ko balikan natin, i-review natin, bakit mahalaga ang Maynila? Bakit mahalaga ang Kingdom of Maynila? Ang Kingdom of Maynila, alam natin, nasa look yan ng Pasig River. No? Isa siyang settlement, wooden palisade. No? Ibig sabihin na ano siya, no? Muog na napapalibutan ng kahoy bilang depensa, at mayroong mga may pamayanan doon. Na noong panahon na iyon, noong pagdating ni Legazpi, no, ng kolonyalismo, ay pinamumunuan ng mga Muslim, no? Pero kailangang liwanagin na not necessarily Muslim ang population. They allow a certain kind of freedom of religion na yung mga pinuno ay Muslim, pero yung population ay not necessarily lahat sila ay Moro. No? At ang pangalan ng lungsod ng Maynila, no, ng Kingdom of Maynila, I mean, ang maraming teorya ukol dito, at isa na nga dito ay yung tinatawag na, may tinatawag sila na Nilad plant, na itong ang Ixora Manila, mula sa itang larawan na ito mula sa aklat ni Manuel Blanco, yung Flora de Filipinas, na isang ano, no, na makikita natin na nandyan sa mga ilog-ilogan ng Maynila, itong Ixora Manila, no, o Nilad plant. Although, sabi nila, baka, actually, hindi na ako masyadong, hindi ko gamay yung discourse ng debating ito, pero may mga nagsasabi, kasi may tinatawag tayong Nilad plant, no, o yung Ixora Manila. Pero sabi nila, yung Nilad na yan, ay not necessarily, Nilad na yan, ay not necessarily yan yung pangalan ng Maynila. From this plant kasi, meron tayong nakukuha na tinatawag na indigo. At yung indigo na yon, yun ang nila. So yung indigo, yung nila. Kasi kung Manila ay galing sa Nilad, hindi dapat may Nilad yun. Hindi nga siya may Nilad, may nila. Kaya yung nila, kung saan yan, yung plant na yan, ayon kay Victores, no, ay pinagmumulan ng yung dye, yung indigo. Yan ang Maynila. Yung indigo mismo, yung Maynila. No, mayroong indigo dito, Maynila. So, hindi ko masyadong tatalakayin yan sapagkat yan ay idebate ng mga linguist at mga historiador. Subalit, dito natin makikita na may kinalaman sa topografiya ang pangalan ng Maynila. No? Nakapangalan ito sa isang bagay na nakikita sa paligid. No? Tulad sa maraming lugar sa Pilipinas. Yeah, topography talaga ang maraming pinagmulan ng mga pangalan ng mga lugar. At gayon din, kung titingnan natin yung indigo o dye, merong mga lugar sa Pilipinas na may similar o parang sabihin natin na connected ang pangalan niya sa Maynila. Kaya alam nyo, sa City of Manila, i-explore nyo po yung pakikipag-ugnayan natin dito sa mga lugar na ito. Ano pong mga lugar ito? Yung municipality ng Tayum o Tayum sa Abra, ay yung Tayum ay isang pangalan ng indigo din yan. So yung Nila at Tayum may magkaugnayan. And same with Tagum in Davao del Norte. No? Indigo plant, indigo rin yan. No? Yung Tayum, Tagum at Tayum. So, in a way, connected sila. And it tells us that from Mindanao, from Northern Luzon, from yung lugar natin sa Southern Tagalog and NCR, ay magkakaugnay ang mga konsepto ng ating mga ninuno.
At bahagi tayo ng iisang Austronesian culture, Austronesian world. Mga kaibigan. So, ang mga naninirahan sa Maynila, Kingdom of Maynila, ay bahagi ng mga Tagalog. And in fact, sa isang pag-aaral na ginawa ni Lars Raymond Ubaldo, ito yung kanyang PhD dissertation, maaaring ang Maynila, ang Kingdom of Maynila, ang tinutukoy sa salitang pinagmulan ng Tagalog. Ha? Huh? Talaga? Oo. No? Bakit po? Kasi ang Tagalog, si Andres Bonifacio, pinanitaw nila, taga-ilog yan. Politically, ginamit yung taga-ilog as Tagalog noong panahon ng himagsikan. Subalit, ya, ito makikita natin dyan. Ayon sa mga lumang diksyonaryo na pinag-aralan ni Lars Raymond Ubaldo, profesor ng kasaysayan sa De La Salle University, ang alog ay isang salita. Alog ay isang salita na ang ibig sabihin ay tabing, dagat, o kung saan nandun yung mga baklad, o kaya yung kung saan nagmi-meet yung ilog at dagat o yung river delta. Hindi yung dyan sa Quezon City, ha? Hindi yan. No? Delta Theater yun, no? Sa Quezon Avenue, hindi po yun. Kung saan nagsasalubong yung ilog at yung dagat, river delta, yan ang alog. At yung tabing dagat, kung saan nandun yung mga baklad, kaya yung baklad, yung sa Paranaque, maraming baklad, tinawag na baklaran. Huwag kayong maniniwala doon sa mga tour guide na nagsasabing ang baklaran ay dahil maraming bakla doon. Napaka-homophobic. Huh? Hindi po bakla ang pinagmula ng baklaran. Hindi po. Napaka-homophobic. Huwag ganun, no? Ang baklad. So, yung lugar ng area ng Maynila, yan ang tinatawag na alog. At sasabihin ng isang tao, pag tinanong siya, taga saan ka? Kung siya'y taga Kingdom of Maynila, sasabihin niya, taga alog. Taga alog, Tagalog. Yun po mga kaibigan. So maliwanag po yan, ano, na maaaring, may teorya na, itong alog ay yung Pasig River at loob ng Maynila kung saan ito nagsasalubong. Oh. Yan ang Tagalog. Kaya tinawag ng mga tao diyan na Tagalog. At tinawag yung rehiyon na yan na Katagalugan. Oh. Ayan, mga kaibigan. Ang Maynila bilang isang kaharian, ay kumbaga dahil yan ay nasa luok ng Maynila, kasi 'di ba, may luok ng Maynila ka diyan. Papasukin yan ng mga traders, lalo na yung mga Chinese. Ano? Ang tawag nila Sangli. No? Ang Sangli ay ito yung nagmula sa ano, no, sa salitang Xionglai, oh? Xionglai ang ibig sabihin ay frequent visitor, laging tumutungo dito. No? So, dati sa Arabilas, ano 'yan? Sanglai daw is market. Ngayon na correct na po 'yan, no? Di ibig sabihin ng Sangli, Sengli, no? Alam nyo, kahit po Xiao Chua ako, hindi po talaga ako marunong mag-Chinese. Nagpapanggap lang po ako dito, no? Mapagpanggap po ako, no? Mapagpanggap ako. Pero yun, sa bahay Sinoy, no? Tanungin nyo yan, sina Carmelea Angsi, sina Desi Angsi, yung nanay niya, no? May research sila na pinalinaw yung Boxer Codex at nakita doon yung Sangli ay frequent visitor. Oh? Yun yung ibig sabihin ng karakter. So, kung tutusin, maraming nakikipag-trade, ang tawag na sa Maynila, tulad ng Subo, entrepo. Sa Bisaya, ang tawag tabuan. Diyan binabagsak ang produkto mula sa iba't ibang lugar. At diyan din kukuha ng produkto yung iba't ibang mga lahi. Entrepo, tabuan. At parang toll gate din yan noong tinatawag natin na inland na mga tawag dito, eh? Mga inland na mga kingdoms from sa Laguna
papasukin yan. Kumbaga, ang system, parang toll gate itong Kingdom of Maynila. Oh, para sa mga traders, para makapasok sila. Now, so yan po, no, ang mahalagang Maynila bilang isa sa mga bahagi ng Southeast Asian trade route to China. At makikita natin ng ibang mga trade at ibang mga entrepo o tabuan na makikita natin sa buong Pilipinas, kabilang na ang Sugbo, Putuan, Sambuangan, Bigan, Lingayen at Lalo at marami pa rin. Isang bahagi ng kasaysayan ng Maynila ay makikita dito sa tinatawag na Laguna Copper Plate Inscription o yung binatbat na tanso ng Laguna. Ano ang makikita natin dito? Ayon sa mga pakahulugan dito, nababanggit dito ang tinatawag na Kingdom ng Tundun. Ayun. Kingdom ng Tundun at Kingdom ng Pila, mga leader ito, no? Kingdom ng Pila, Paila, Pila Laguna, ayon sa bagong pag-aaral, no? Puliran, may Kingdom of Puliran, oh? Puliran Kasumuran, ibig sabihin the source of the lake, which is the source of the lake na tagpuan niyan sa Laguna, sa Lumban, and therefore ito ay malapit sa Mahayhay, Liliw, Nagkarlan. Yung area na yan na pinagmumulan ng lawa ng Laguna o yung Laguna de Bay. Okay? At sila'y nagbabayaran ng kanilang mga kautangan sa ginto. Oh? Kanino? Sa punong kagawad ng Binwangan, which is Bicol, dahil ng Binwangan, nandyan yung tinatawag na Paracali Gold Mine. Binwangan means gold mine. And then yung puno ng Dewata, which we believe is Butuan, dahil may Mount Dewata doon. And Medang, which is in Indonesia. So makikita mo na may diplomatic relationships na ang mga tao sa malapit sa Maynila, tulad ng Tundon, sa iba pang mga kingdoms na kalapit at sa mga kingdoms pa na malayo pero kaugnay ng ating kulturang Austronesiano. So, importante po itong pinag-uusapan natin dito. This is not just trivia. Ang nakikita natin dito ay ang complexity ng ating mga ninuno. And therefore, the complexity of our identity. Oh? So, alam nyo, marami pa kayong impormasyon na makukuha kay Victores sa kanyang talk, kay Ian Alfonso, kay Ginoong Ambeto Campo, mga historiador ng bayan. Oh, marami pa kayong impormasyon dyan na makukuha. Kaya yung mga ibibigay nila sa inyo, baka hindi ko natalakayin masyado. No? Except for some important ones. Pero saysayin natin ito. Tingnan natin ito, yung mas malaking implikasyon nito sa ating pagkakakilanlan. So ito po yung Laguna de Bay. At makikita natin na yun nga, no? Ito yung Tondo, ito yung Puliran ay yung lake, no? Yung source yung Lake Puliran Kasumuran ay nandito at yung Kingdom of Pila. Ang Kingdom of Binwangan ay yung Bicol, Pakakale, no, naroon. At eventually, of course, yung Butuan nga, no, kung saan yan po ay isang old kingdom mo yan. Ano? And then yung tinatawag natin na Medang. So, kalakalan, sanay sa pakikipagkalakalan, sanay sa pakikipagkapwa-tao sa ibang lahi, ang ating mga ninuno sa Maynila. Oh. And of course, the disruption came noong panahon ng 1570. Oh, because by 1570, dumating ang mga Espanyol sa Maynila sa pamumuno ni Martin de Goiti. Okay, konting background lang. Alam na natin noong 1521, dumating si Magallanes sa Cebu, pero siya ay napatay sa Mactan, hindi nakapanakop, pero babalikan yung pagmapa ni Magellan at ng Magellan Elcano Expedition noong 1521 sa magiging Islas Filipinas na ipapangalan kay Felipe II, no? Prinsipe dati ng Asturias, no? Tagapagmana ng trono, tagapagmana ng trono. Ay ano? Ay yun yung magiging daan para bumalik, targetin ng Espanya ang Islas Filipinas. Kaya nga po, bumalik
si Miguel Lopez de Legazpi kasama si Padre Andres de Urdaneta noong 1565 sa Cebu. Oh? 1565, tumungo ng Iloilo, Panay, at yun nga, sa Cebu hindi nila nagustuhan ng lupa. Ah, sorry, lupa sa mukha pala yun, ano? Pinupon. Lupa! Hindi nagustuhan kasi, di ba, bulubundukin ng Cebu eh. So lumipat sa Iloilo. Pero even there, bagamat yung Iloilo, napaka-friendly sa kanila ng mga Pintados at saka ng mga Bisaya, ay hindi naging suitable. Parang may hinahanap-hanap pa rin si Miguel Lopez de Legazpi. May hinahanap-hanap, mga kaibigan. Kaya, eto na ang konteksto ngayon. Bibigyan ko lang kayo ng maikling konteksto. Ito. Yung mga Bisaya sa Iloilo, meron silang away, at ito kinakwento to ni Dr. Vicente Villan ng UP History Department. Itong mga, ano, may mga away ito sa mga taga-norte, lalo na sa taga-Mindoro. So, ang ginawa ng mga, yung mga Espanyol, ilang daan lang sila, ilan lang ang kanilang barko. No? Ang ginawa ng mga Bisaya, syempre, makakatulong din yung mga Espanyol eh. Kinasangkapan nila ngayon yung mga Espanyol. Sinabi nila, meron kaming mga kaaway doon sa Mindoro. Lusubin natin. Lusubin. So kasama ngayon, yung ilang daang Espanyol at itik 1,000 mahigit na Bisaya. Mga Bisaya yun. Kasama ni Legazpi at ni Digoyte muna. Dinaanan nila yung Mindoro, tinira nila yung Mindoro, at eventually, umakyat sila doon sa Maynila. Oh? At yun na nga, 1570 yun. Oh? I will not be so exact with the dates. Ano? Bagbasa na lang kayo ng mga aklat dyan. Gusto ko lang makuha nyo yung sense ng kwento. At alam natin na yun na nga, no? Eventually, nakipagkita si De Goiti kay Raja Sulaiman, the Muslim chief of Manila, the Kingdom of Maynila. At ang sinasabi ni Raja Sulaiman, ay ang sinasabi ni De Goiti, di ba, ang usual nila, they will claim the land for the king and for Jesus. Di ba? Kasi nga, meron silang pahintulot ng Roma na manakop. Oh? At ipakalat ang Kristyanismo. So magtatarak sila ng krus dyan, magtatarak sila ng krus, sasabihin nila sa ngalan ng hari ng Espanya ay kiniklaim namin ng land na ito. So yun din ang sinabi nila kay sumunod ka sa hari ng Espanya. Oh? sumunod si kaso hindi nagustuhan ni Raja Sulaiman. Eh si Raja Sulaiman ay lumaban. Lumaban pero yun na nga na si Raja Sulaiman ay natalo sa panahon na yun kay De Goiti. At siya po ay nagpunta sa Pampanga. Nag-seek siya ng refuge muna sa Pampanga. Pero si De Goiti kasi susunduin niya si Amo. Susunduin niya si Miguel Lopez de Legazpi sa Iloilo. So, si Raja Sulaiman, at namuno siya muli. Namuno. Sa mga Tagalog. Ito pong ilustrasyon na ito nagmula sa 1593 Boxer Codex na sinasabing sinulat ni Luis Perez das Mariñas, no? At nagpapakita ng itsura ng mga Pilipino. Ano? Noong unang panahon, lalo na 'yung mga Tagalog. Yan yung pinapakita, yan. So namuno si Raja Sulaiman muli sa mga Tagalog. Ngayon, eto na ang kwento. Bumalik ngayon 'yung De Goiti. Martin De Goiti, kasama na ngayon si Miguel Lopez de Legazpi. At kasama din si Padre Andres de Urdaneta, yung Agustino. Oh? O bumalik sila, at yun na nga, no? Tinarget na talagang makuha na ng buo itong area na ito ng Maynila. Eh, hindi lang naman si Raja Sulaiman ang hari dyan. Nandiyan sila Candola. Oh? Sila Candola, sinasabi, ito sana tama yung pagkaalala ko, may pag-aaral dito ang NQC
supervisor secretariat na si NQC secretariat supervisor na si Ian Alfonso. Na maaaring yung si Radja Matanda o si Lakandula. No? Nakalimutan ko na ko. Basta any one of those, no? Baka may mag-comment dyan at i-correct ako. Ay siya po ay ano, no? Siya po ay na-meet na si Magellan, ay na-meet na yung mga Spanyol after the Magellan's death, ano? No? Ano na ito, nung after na mapatay si Magellan, somewhere in Borneo. So kilala niya, na-meet na niya itong mga Spanyol. No? And yun na nga, eventually, yung trip na yan ni Miguel Lopez de Legazpi, by June 24, ito po'y araw ni San Juan Bautista, June 24, kaya nga ang patron talaga ng Maynila, oh, ay San Juan Bautista. Actually, may San Andres. Madaming patron ng Maynila. San Andres, diba? Sa katedral, ang Immaculate Conception, no? Ang Immaculada Conception. Isa sa mga ano, isa sa San Juan. No? Quiapo, San Juan ng patron yan, hindi naman ang Nazareno. Jesus Nazareno. Kumbaga si Jesus Nazareno, siya lang yung sumikat. Pero ang talagang sa Quiapo, ang patron talaga si San Juan Bautista. So June 24, na itatag ni Miguel Lopez de Legazpi at ni Padre Andres de Urdaneta ang lusod ng Maynila. Pero paano nangyari yun? Paano nila nakuha yung kapangyarihan? Yung ikukwento ko sa iyo, magre-rewind muna tayo. Magre-rewind muna tayo doon sa tinatawag na June 3, 1571. So, di ba, June 24 na itatag ang lungsod ng Maynila. Kolonyal na lungsod ng Maynila. Babalik tayo ng ilang days before that, June 3. Oh? Doon sa tinatawag natin na Battle of Bangkusay. Alam nyo, ngayon, pag tinawag sinabing Bangkusay, sinasabi nila, naku, nakakatakot dyan. Oh? Actually, hindi naman. Di ba? I mean, kung maraming mabubuting tao sa Tondo. Pero pag sinabi mong Tondo, ay, parang nakakatakot. Ay, parang nakakatakot. Pagkatapos ng lecture na ito, babaguhin ninyo ang pananaw nyo tungkol sa kasaysayan ng Tondo. Oh? Sapagkat sa Tondo may nangyaring napakatindi na kinakailangang malaman ng buong Pilipinas. Kinakailangan! Sorry, napaka-excited ko. Pasensya na kayo. Masaya ako, 4:15 ng Maynila to eh. Oh? Magbe-behave na po ako. Sorry, medyo passionate ang naging lecture ko. Oh, anyway, ito nga po ano, yung Battle of Bangkusay na sinasabi, ayan no, si Raja Suliman. The last of Manila's Malay kings, Raja Suliman, lies dead after the Battle of Bangkusay. Ayan. So, nung namatay yung Maynila, na Manila's last king daw, Raja Suliman, dito na nakuha yung kingdom. Okay. Eh, ang tanong. Sabi sa history, si Raja Suliman, kinumbinsi ni Radja Matanda at Lakandula na isuko ang Maynila sa mga Espanyol. Pumayag si Radja Suliman. Pumayag. Teka. Parang nakakalito yun, ha? Na pumayag siya. Nakakatakot yung kulog. Grabe. Kulog ba yun, Rachel? My God. Oh, anyway. Ito po, no? Anong nangyari? Ito na nga. Naku, sabi. Nakakalito. Eh, di ba lumaban si Radja Suliman hanggang kamatayan? Eh, paano siya naging... Ha? Paano siya pumayag? Eto pa. 1574. Noong si Limahong ay lumusob sa lungsod ng Maynila,
nakita daw si Raja Sulaiman na sumama sa rebellion. Paano nangyari yun? Patay na siya noong 1571. 1574, nakita siya ulit. Paano nangyari yun? Patay na buhay? Patay na buhay. Actually, yun nga yung problema. Kasi nasulat yan sa mga libro. Diba? The brave Muslim ruler of the Kingdom of Maynila who refused the offer of friendship by the Spaniards. Diba? On the second battle, the Battle of Bangkusay, on June 3, 1571, Raja Sulaiman perished with 300 of his warriors. Yung plaki na yan, nakalagay po dati yan, doon sa mga monumento na pinatayo nung Philippine Centennial, doon sa Rizal Park, Luneta, ng National, ng Philippine Centennial Commission, I think, of course, with the National Parks Development Committee. Kung alam ko, wala na yung plaki na yan. Pero nakalagay yan dyan. Kaya nga meron tayong monumento kay Raja Sulaiman bilang yung nakikipaglaban dyan sa may ermita. Diba? Kasi siya yung at may debate pa noon na sino ba talaga ang bayanin ng Maynila? Si Raja Sulaiman ba? O si Gat Andres Bonifacio? May ganun pong debate nung panahon na iyan. So, ngayon, may mga eventually, no, magkakaroon ng Manila Historical Commission, magkakaroon ng mga paglilinaw. Itong si Patanye, Dr. E.P. Patanye, meron siyang sinulat to ko sa Old Tondo and the Lacandola Revolt of 1574. At sinabi niya dito na it was in the battle that the historian Gregorio Zaide, citing such sources as Retana and San Agustin, wrote that Raja Sulaiman was killed. Killed. Ayan. The historian, we're talking about the Battle of Bangkusay, no? This happened on June 3, 1571. Oh. It was in this battle that the historian wrote that Raja Sulaiman was killed. The historian noon had a different reading. Apparently, Sulaiman did not participate in this fight. So, hindi si Raja Sulaiman, last king of Manila, ang namatay sa Battle of Bangkusay. Eh bakit tayo nalito? Simple po ang question dyan. Nililiwanag po yan ng isang napaka-importante, magazine lang ito, pero ang dami mong matututuhan dito. Center Juan Dine Pumuseno, Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, niliwanag po nila sa isang issue na tinatawag na brave hearts. Ito yung sagot nila sa mga taong nagsasabing yung mga Kapampangan walang ginawa kundi kumampi sa mga kaaway, ano? No? Sumagot sila, sinabi nila, marami po kaming mga freedom fighters, no? Na nakipaglaban para sa kalayaan natin. At ang sinasabi nga nila yan, from Tarik to Tarok. Sino si Tarik? From Tarik to Tarok. Sabi, nakipaglaban kami from Tarik to Tarok. At nakalagay doon, ito, the first martyr. Tarik Sulaiman was the first martyr. Oh? Now, ito yung nangyari. Nung inilabas po ito ng Holy Angel University, Center for Kapampangan Studies, nako, nagkagulo. Kasi sabi, ang first martyr ng freedom ay itong tinatawag na Tarik Sulaiman. Na akala natin noon na si Raja Sulaiman na namatay sa Battle of Bangkusay. Nalito na tayo, no? Nalito na. So, ito daw ay isang Makabebe fighter nang una sa mga puwersang Makabebe, no? Na lumaban sa Battle of Bangkusay laban sa mga Espanyol. At dahil namatay siya doon, recorded siya pinakaunang martyr. Now, eto na po, no? Nagalit, parang nagkaroon ng debate, not Lapu-Lapu. Di ba si Lapu-Lapu ang unang bayani? O Pampanga claims first RP martyr. Ang dating dito sa Philippine Daily Inquirer article, parang pinag-aaway yung Lapu-Lapu City at saka yung Pampanga. Kasi ang dating, move over Lapu-Lapu. The first hero, move over. The first martyr is Pampanga. Actually, parang wala namang away, ano? Walang debate. Kasi Pampanga, first martyr, na Tarik Sulaiman, no? Pero
itong Cebu, first hero, kasi first na lumaban, Lapu-Lapu. Hindi naman namatay si Lapu-Lapu sa Battle of Mactan. Diba? Si Isimil ang pumatay kay Lapu-Lapu sa Battle of Mactan. Pinugutan si Lapu sa Mactan. Hindi namatay si Lapu-Lapu sa Battle of Mactan. So hindi siya martyr. So walang away. Retained si Lapu-Lapu as first hero. Ang sinasabi dito, sino yung unang namatay? And at that time, we're pointing out to this Tariq Suliman. Oh? Eh, teka lang ha. Bakit Tariq Suliman? Kasi, mamaya na yan ha. Si Pedro Paterno, tinawag na Tariq Suliman yung si, ano, si, yung brave Makabebe leader. Ngayon, ang problema, wala tayong basis. Saan nanggaling yung Tariq Suliman na yun? Walang basis. So, eto na. The plot thickens. Sino ba itong brave Makabebe warrior, no? Mula sa Pampanga. Kasi ito lang ha. Apparently, recently na correct din ni Mr. Ian Alfonso, no? Dahil sa Quincentennial Commemorations na meron pang nauna dito sa brave Makabebe na maging unang namatay para sa kalayaan. Lumaban para sa kalayaan. At sino ito? Oh? Actually, matagal na siyang sinulat ni William Henry Scott. Sa kanyang essay doon sa Looking for the Pre-Hispanic Filipino, that why did Tupas betray Dagami? So just for context, si Tupas po yung na-meet ni Legazpi noong 1565 na leader ng Cebu. Na si Dagami, apparently friend niya ito na taga Polo sa Lite, no, sa Lite, taga Lite, no. At ang nangyayari diyan, si Dagami, ano yan, pumapatay sila ng mga Espanyol sa Cebu, pupunta ng Cebu, nag-aambush ng mga Espanyol. So to cut the long story short, may matinding nangyari dito. At ano yung matinding nangyari, no? Siyempre, hinahanap ng mga Espanyol yung sino yung tumitira, yung nag-aambush sa mga Kastila. At to cut the long story short, eventually, si Tupas ay sinumbong niya si Dagami at si Dagami ay binitay. Pinugutan ng ulo, pinagputol-putol ng katawan, sinabit sa mga kawayan sa tabing dagat. Tapos after that, 'di ba, si Tupas yung nagsumbong kay Dagami. Pero after that, si Dagami narinig na pinuri si Dagami na ito'y pinakamatapang nakilala ko at siya ay lumaban para sa atin, ganyan ganyan. After ikaw ang nagbetray sa kanya, sasabihin mo 'yan, ano? Kakaloka ka. Oh, anyway, Dagami is now, according to to this research, mas nauna pa doon sa brave Makabebe. So sa Cebu ulit, bumalik, no? Yung kasaysayan, ano? Oh. Pero Tagalite. Ang Tagalite, waray itong si Dagami. And kung Dagami yan, pwede mong kantahin, di ba, yung Dagami atong lahi, diba? Dagami. Oh. Now, ano bang pangalan nung ano ba yung mga sources natin tungkol sa kay Brave Youth? So babalik tayo kay ni Brave Youth, yung Brave Makabebe warrior, yung bayaning walang pangalan, no? So, ang nangyari ganito, no? Niliwanag na may pangalan na naka-record. Ano yung pangalan na naka-record? So, babasahin ko mabuti ito. Legazpi, aware of disagreements, sent two Spaniards to Sila Candola in his house. They met the Makabebes, itong mga kapampangan, among whom was their chief named Bambalito. Bambalito daw yung name. Who swore to make war on the Spaniards and challenge them to meet them in Abotas. And Legazpi, deciding to bring down such haughtiness, sent the field master with 80 soldiers to meet the challenger, Bambalito, and his people once in Abotas. Both parties came hand to hand, leaving Bambalito's army defeated with him
and 200 of his soldiers dying. 200 others were captured and the rest fled into the thickness of the forest. This is from the Un Codice Desconocido Relativo a las Islas Filipinas circa 1590. So, isang primary, hindi man primary source, a source close to the event, which named this leader Bambalito. Ngayon, we have to look at this book, this research, in which inipon niya ni Ian Alfonso and created his own research about this guy called Bambalito, the nameless hero ang ginawa niya na book. Bakit nameless? Eh, di ba Bambalito na nga siya? So apparently, what happened was, this is a clarification we have to make. If the name was Bambalito, therefore, it was the Spaniards who gave him the name because we do not, there's no local name called Bambalito. When you're Ito, diminutive Ito, di ba, Angelito, di ba, you have Angelito, maraming names. Di ba? Nilagyan mo ng Ito, Bambalito. Oh. Nagiging Spanish. So, wait. Ano to? Binansagsakan niya to ng Kastila. Bakit? And what is the context? We now believe that King Bamb, there's a guy named King Bamba in Spain. And in the history of Spain, this King Bamba is mad. So, Bambalito could have meant little mad king. And we do not want that to be the name of the the hero, no? We do not want... It was Victores, actually, who called the attention about this Codice. And Victores himself realizes that even if it was, he was named in the document, that couldn't be his name. And now, he also accepts, Victores also accepts, that we should call that hero and that nameless hero. It's like the tomb of the unknown soldier. We just call him nameless hero. Diba? Ang bayaning walang pangalan, hence my title. Okay? So, malinaw yan, ha? And I hope, I know that Mr. Alfonso will revise his book soon and it will be available again for us. Napakahirap na pong humanap ng kopya niya, no? The Nameless Hero. No? Again, he pointed out that we thought he was Raja Sulaiman because Pedro Paterno called him Tariq Sulaiman. And Tariq Sulaiman, it did not come from any source, no? Wala, nothing. Whoever made it, he invented. So, what happened? Sige, tuloy na natin. So, a brave Makabebe warrior led his men aboard 40 Caracoas to challenge the newcomers, the Spaniards, in Bangkusay. Now, the battle happened there's now somewhere here in Navotas, pero maybe it reached Tondo, whatever it is. Kaya tinawag na Battle of Bangkusay. But it's alam nyo naman, kung titignan yung geography ng Metro Manila, parang pumunta ka lang dyan sa Regal 10, magkatikit naman talaga yung Tondo at saka yung Navotas. Eh. Diba? Magkatikit lang yan. Eh. Diba? So, ano yung sinasabi natin dito? Let's look at this source. Ano? Teka, hindi ko makita. Okay. Ito'y pinrint doon sa ano, no? Translated na po into English. No? Ito. Ayan. Legazpi, sabi ni Miguel Lopez de Legazpi to, no? Sorry, sabi ni Miguel Lopez de Legazpi, there was especially a province called Makabebe from which came 2,000 heathens riding in 40 vessels who stationed themselves in sight of Lacandula's town before our very eyes where they stayed for 3 days threatening us. Oh, it seemed that Lacandula made an understanding with them. Sabi ni Legazpi, 1572, around that time, August 11, 1572. He's relating this 2 months after the Battle of Bangkusay. So, nalaman niya that Lacandula made an understanding with them that the Makabebes would fight against the Spaniards and if they could kill 100 or 50 of us, he would rise in rebellion against us as an ally of the Makabebes. So, ito pa lang si Lacandula. Sneaky ito, sneaky.
La Candula, the king of Tondo, who was talking to Suliman, di ba, to give up Maynila, he was also talking to the Makabebe warrior, leader, na ano, na eh, pagka nakapatay kayo ng 150, sasama kami sa inyo. Now, of course, the interpretation of Legazpi was that La Candula was pretending to support them and even offered some of his men to fight with them. I could not do anything to accept their challenge. I had only 9 boats ready, sabi ni Legazpi. The heathens attack our boats impetuously and discharge their artillery of bronze cannons with settled regularity. Tingnan nyo, may 40 karakowas, mga bangkayan ng pandigma, meron silang mga kanyon, no? But the commander of the heathens lost his life and he was the very one who obstinately rejected our peace overtures. So, namatay, naunang namatay, may isa pang account, yung kay Gaspar de San Agustin, yun talaga yung pinakamatinding account tungkol sa Battle of Bangkusay, Conquistas de las Islas Filipinas. Ano? Yan yung makikita natin. Now, alam nyo, ang nakakatuwa dito sa account ni Gaspar de San Agustin, pinuri niya eh yung leader. Huh? Pinuri niya yung leader na ito. Tignan mo, ha. When the Moor, si Makabebe, saw the Spaniards approaching, he courageously fired some shots. Then when the Spaniards were close enough, he fought animatedly and without showing any weakness or disarray, until he died. Until he died from a rifle shot by one of our soldiers. Imagine mo. Hindi daw siya nagpakita ng kahit anong takot. No? O pagkalito. Oh. At ang nangyari, nung daw nakita daw with his death because of the great mortality, sabi ni Gaspar de San Agustin, in the enemy camp arising from our arquebuses, they began to fade away. They quickly scattered and fled, taking up the chase. Our men took over 10 caracovas with the people on board and as many others abandoned by the Moors when they swam away. The rest escaped through the estuary and because it was evening, the chase was abandoned. Matindi po ito, mga kaibigan. Matindi itong brave leader of the Makabebe na ito. No? So again, La Candula was double-crossing the Spaniards and Sulaiman and also the brave Makabebe warrior. And before the Battle of Bangkusay, ito, hinuli ko to kasi ito yung quote nung nag-uusap sila, ito yung dramatic. No? Ito yung dramatic. Mayroong dalawang account nung ano yung sinabi ni nung brave Makabebe warrior, the nameless hero, doon sa negotiations with the Spaniards. So nasa second floor sila nung bahay. Siguro bahay, ano yun, kubo yun na malaki dahil bahay nila Candula yata yun, kundi ako nagkakamali. And ang nangyari ay, nakikipag-usap sila yung mga Espanyol at sina La Candula at sinabi nitong brave Makabebe warrior. Basically, iba-iba yung wording, pero basically same yung sinasabi. Tamaan sana ako ng araw, kidlat ng araw, lintikan ako ng araw. Diba? Lintikan ako ng araw at mabuwal ako sa harap ng mga babae. Ibig sabihin, mapahiya ako. Mawalan ako ng dangal. Kung sa isang sandali lamang ay makipagkaibigan ako sa mga Espanyol na yan. Yun ang sinabi niya. So lintikan man ako ng araw upang bumuwal sa harap ng babae at mapahiya ako sa harapan nila. Kung sa isang sandali lang makipagkaibigan ako sa mga Espanyol na yan. No? At sinabi pa niya sa kay Gaspar de San Agustin, hatiin ako sa dalawa. Tapos after that, tumalon siya doon sa bahay. Ha?
tumalon siya palabas at sinabi niya, magkita tayo sa Bangkusay. I expect you in the Bay of Bangkusay. Yan, sa Manila Bay, dito. So yun po yung naganap. So si Martin de Goiti ang sumagupa sa kanya. Oh, at ang nangyari ay, yun na nga, ha? Ito napagandang drawing ni Dan Dison tungkol sa pagkamatay ng Bayaning Makabebe na walang pangalan, no? Na isa sa mga unang tinamahan at walang takot. Actually, may diskurso kung ito ba'y bata kasi meron daw sinasabi na Luther Parker Papers na siya daw ay around 14 years old, kabataan, pero walang primary source. We do not know his age. There's a clue about Bambalito kasi pag di ba, Angelito, Little Angel, Bambalito, Little Bamba. But we do not know. Basta, sawagin natin siyang nameless hero from Makabebe. The brave warrior from Makabebe. Because if you're going to look at the implication of his death, ganito yan. Dahil kay Bambalito, dahil kay AKA Bambalito, nameless hero, nag-iisip pa si Nalakandula kung sasama ba pa sila sa mga Espanyol. So if Bambalito or if the nameless hero poses a great challenge, and by the way, very good, Derek Makutay, this is a very good artwork of yours. Sa magandang sketch, no? Kung matalo na ni nameless hero ang mga Kastila, nag-iba sana ang kasaysayan ng ano? Kasi sinabi mismo ni Legazpi, konti lang ang tao ko. Ilan lang ang bangka namin. Apat na po ang karakuan nila. It could have been another Battle of Mactan where we won. But we lost. And because we lost, the firm grip of the Spaniards to Manila was strengthened. And therefore, naitayo nila yung kanilang mga balak. The nameless hero was the very last sagabal para matupad ng mga Espanyol ang kanilang pangarap na capital city. And when they eliminated him, sumibol ang isang lungsod. Ang lungsod ng Maynila, na ngayon kasama na rin pati Metro Manila, ang kabisera ng Republika ng Pilipinas. From the tragedy of the death of the nameless hero. Kaya mahalaga po itong pinag-uusapan natin na ito. Now, how is he memorialized? There's a monument in Makabebe, Pampanga, in front of the municipal hall. Actually, nilipat na po siya from there. At nandun na, this monument is reverently dedicated to the King of Makabebe. Was he a king? Was he a general? We do not know. As an appreciation and admiration for his bravery and patriotism, nung pangunang panahon, kinikilala na siya, hindi si Raja Suliman. Oh, and of course, eventually a National Historical Commission marker was given to ang kabataang pinuno ng Makabebe when we still believe that he was a young leader, although of course we are careful not to say if he was young or not. And there's this I forgot who was the artist. I think it was Joel. Is it Joel Pabustan Malyari who made this depiction of the Kapampangan hero. No? And of course, ngayon, yan, sinamamatcha, ano? At ang DTCAM at ang NQC, NHCP ay pinagdiriwang recently ang 450th anniversary ng kagitingan sa Bangkusay. Alam nyo, sabi nila, bakit nyo pinagginugunita yung pagkatalo? Ginugunita na naman natin yung pagkatalo natin, ano? Sabi nila, alam nyo, ganito yan. We have to recognize sacrifices. Yes, we should celebrate more our victories, but we should never forget our sacrifices. Because victory is not sweet without tragedy. You have to lose first to appreciate how it is to win. And yung bravery na pinakita ng nameless hero and his men, and his people, kasama na yung mga taga-Hagonoy na nakuha niya.
yan po ay isang magandang halimbawa sa atin. And so, again, there's another memorare that was a marker from the National Historical Commission that was placed in Bangkusay for the Battle of Bangkusay. So, nare-recognize na po natin yung nameless hero. And so, I would like to read, before we proceed to the second part of my lecture, and don't worry, I will finish soon. My foreword to the nameless hero of Mr. Ian Alfonso, some excerpts on bakit mahalaga ang kwentong ito. Okay. The Battle of Bangkusay is an important event in Philippine history. Because I entitled my foreword Ang Saysay ng Bangkusay. So ano ang saysay ng Bangkusay? And I read, it highlights a sophisticated military setup of the Filipinos even before the coming of the Spaniards. An organized force of 2,000 troops in 40 Caracoa warships were recorded. Who said we were uncivilized before colonialism? It tells us of diplomatic alliances between the Filipinos even before the coming of the Spaniards. That the Macabebes were able to call the support of the citizens of Cagunoy, Bulacan, a sort of mutual defense treaty. It clarifies the role of the Macabebe and the Kapampangans in Philippine history. That it was not just a story of siding with the colonizers, both during the Spanish and the American regimes, but also of being one of the first ones to rise against them. A legacy of Kapampangan heroism that would be continued from Alejandrino, Hilario, Ison, Ninoy Aquino, and Taruk. It highlights to the public the story of the real hero of Bangkusay, who was not Raja Sulaiman, not even Tariq Sulaiman, but a brave Muslim who led his people to fight, who would be our oppressor for 3 centuries when so many just accepted them with open arms. It adds to the already shining record of Islamized Filipinos' resistance to the Spanish colonizers, their greatest contribution to the story of the freedom of this nation. It tells us of how important this story is. That the propagandists who wanted to build our identity saw it fit to make it part of their imagining of the nation. That later on, both Manila and Pampanga will claim and contest who the hero of this story was. He's so important, this Bangkusay hero. That Manila said, no, amin yan, si Raja Sulaiman yan. And then said, no, Pampanga said, no, that's Macabebe warrior yan. It demonstrates how local history can be so much more important to the building of a real national history. As a student and teacher of history, I ask, if the story is this important, why then is it just mentioned in passing by our history textbooks? Bangkusay should take its proud and rightful place in history along with Mactan, Balintawak, Bataan, and EDSA. In a time when so many people so easily want to surrender their freedoms, Bangkusay is a reminder that the history of this nation, to borrow Benedetto Croce, is a story of liberty, of the struggle to be truly free. And so, because of the death of the brave Macabebe warrior, ang Bayaning Walang Pangalan, na itatag ng mga Espanyol ang lungsod, no? Maynila, Ciudad de Manila, that eventually King Philip II would call Insigne y Siempre Leal Ciudad. Isa sa mga unang pinatayo nila, kasi di ba, pinatalsik nila yung mga Pilipino, yung mga inhabitants ni Raja Sulaiman, dinala sila sa ermita, Malate area, kaya tinawag yung Bagong Bayan. Kaya yung park doon tinawag Luneta de Bagong Bayan. Bakit? Yung lumang bayan nila, yung pinagbayanan nila, yun hawak na ng mga Espanyol. Yun yung eventually magiging Intramuros. Pero bago tinayo yung pader dyan, ang una dyan tinayo ay yung Fort Santiago, yung Fuerza Santiago. Which was, of course, needed dahil lang kailangan, kung magtatayo ng capital ang mga Espanyol, kailangan ng depensa. No? Like Fort San Pedro in Cebu, and of course, Fort Pilar in Zamboanga, no? And then they also built churches inside. At first, Nipahat. Manila Cathedral, San Agustin Church. Mga Nipahat yan dati.
mga kahoy ng mga simbahan. And then of course eventually they were able to create the San Agustin Church, which is the first stone church in the Philippines. No? By the Augustinians, the very first order in the country. The other thing that they created before the walls of Intramuros ay itong tinatawag na Baluarte de San Diego, which was called before the Nuestra Señora de Guia because it was supposed to be a watchtower, a round watchtower, which they eventually abandoned for whatever reason. Pinag-aralan niya ni Esperanza Bunagat Bunton at tinabunan nila ng lupa that we did not know that this kind of circular fort existed in Intramuros. Tinabunan ng lupa, hindi rin nagamit yan. Tinabunan ng lupa, tinayuan ng mga structures, but eventually, because of the restorations that happened in the 1970s and the 1980s, and I think one earthquake that exposed what was there, and itayo yung tinatawag natin na, ngayon, yung Baluarte de San Diego Gardens. No? Now, of course, by 1590s, ito na nga, no? Kinonscript yung mga Indio to create the walled city, no? Palilibutan ng pader para maprotektahan yung kapital, yung gobyerno. Kasi nung gagawa niyan, di syempre mga Pilipino. So kung titingnan mo, we always associate Intramuros as Spanish. No? Sila ang nagbuhat ng adobe, no? Sila ang nagkuha ng mga kahoy from faraway islands and pinaanod nila sa mga dagat, no? Sila ang nagtayo ng mga pader. Tulad ng ginawa nila sa maraming lugar to polo yung servisyo sa Pilipinas, sa mga simbahan, ano? And then tinayo na nga ito, no? Itong tinatawag natin na Intramuros, kung saan ito'y nakabatay doon sa tinatawag na Roman grid pattern because yun na nga, at saka yung mga kanyon, no? So, yung pinalibutan niyan, may mga ilug-ilugan. So, it's like a castle. May yung moat na tinatawag tayo. Dati nakapalibot yan, yung golf course ngayon, ilug-ilugan yan. Moat. So parang hindi pasukin ng mga, parang little castle siya. No? Parang hindi pasukin ng mga kalaban. At yung mga kanyon niya, nakatapat sa iba't ibang mga lugar. So halimbawa, dyan sa may, nakatapat dyan sa Bagumbayan, may nakatapat sa Binondo, may nakatapat dyan sa may Parian, kasi nandyan yung Chinese settlement. Sa Binondo, yung mga Christianized Chinese, etc., etc. So, yan yung lumang Maynila. This is one illustration of the old Manila at that time. So anyway, eventually kasi magkakaroon ng isip itong may isip naman siya, no? Magkakaroon ng idea itong si Padre Plasencia na yung kaayusan na ginagawa sa Pilipinas, na kinaya sa Europa, ay ipatupad sa buong Spanish Empire, even in South America. At ito yung tinatawag na Laws of the Indies o Leyes de las Indias na aayusin natin through town planning yung mga tao. So kung dati sa dalampasigan lang yung mga tao na nakatira, based on what we call yung kay Vitruvius, ano? Yung symmetry, no? Vitruvian man, di ba? Yung tinatawag na Roman grid pattern sa symmetrical na mga streets na makikita natin sa Roma, sa mga bayan sa Espanya, no? Pueblo. So itatayo yung pueblo. Now Intramuros became the parang dyan yan ipinatupad. Isa sa mga unang pinatupad yan. Oh? So kaya makikita nyo, even yung marami dyan yung mga streets nakaayos, no? Like squares. Kaya tinatawag itong quadricula. And eventually, this was implemented throughout the country. So what happened in Intramuros, yung paghati doon, happened in all pueblos of the Spaniards. Na mayroong plaza, kasi pag sinabi mo dati, linear, walang mayaman, walang mahirap sa mga datu, na mga kadatuan sa mga karadyahan, sa mga kaharian. Pero ngayon, may circular na, mayroon ng sentro, at ang sentro ay ang plaza. At nandyan ang simbahan, ang iglesia. Si Kristo ang relihiyon ng Katolisismo, ang sentro. At sentro din ang pamahalaan. Kaya nandyan yung Casa Gobyerno sa bawat plaza sa Pilipinas. Sa Intramuros, makikita natin yan doon sa ngayon, yung tinatawag na Plaza Roma o yung Plaza Mayor. Kung saan nandyan, no? Si Rancho nandito na ngayon. Yan, no? Sa Palacio del Gobernador, nandyan yung Intramuros Administration. Dito dati yung palasyo ng
Gobernador General, yung leader ng Pilipinas, na eventually, nung nawasak yan nung 1863 earthquake, yan ay ililipat sa Malacanang Palace. Oh, yung ano na yan, yung office na yan. And then, nandyan din yung Ayuntamiento, which was the City Hall, oh, at yung Manila Cathedral, no? Walong beses itinayo dyan, no? Pati yung after the war, no? Walong 8 Manila Cathedral yon. So, sentro ng yung plaza becomes the center of everything. It became symbolic of the power, gahum, in Bisaya, gahum, the power of the colonial system. And noon, ngayon, ang ground zero yan, 0 kilometro. Diba? 0 kilometro, kilometro. Dong Abay, song. 0 kilometro. Diba? Yung 0 kilometro dati, hindi sa Luneta, hindi kay Rizal, kay Manila Cathedral. They count the distances from the Manila Cathedral. So yun ang sentro. Oh? And then yun na nga, yan ang ano diyan, yung Ayuntamiento, one of the best buildings there, no? Na, ano no, nandiyan yung City Hall. Oh? At ni-reconstruct recently ng Bureau of Treasury. Kung wala tayo sa pandemic, malamang dito tayo nagle-lecture, no? Malamang dito tayo nagle-lecture. Magle-lecture ulit ako diyan. So, Rancho, after the pandemic, mag-lecturean tayo diyan, ano? Now, it also became the center of religion. There were about 7 churches inside Intramuros, no? Including the Recoletos Church, aside from the San Agustin and the Manila Cathedral, you have the Recoletos Church, which became the home of the first Black Nazarene. Na eventually kumalat yan sa Quiapo. Intramuros was center of faith. So you have center of government, center of faith. No? Kaya nga nandyan yung ano, Santo Domingo Church dahil ginugunita dyan yung pagkapanalo ng mga Espanyol sa mga Dutch through the intercession believed to be the, from the intercession of the Our Lady of the Most Holy Rosary, kaya La Naval. No? At dyan, yung Our Lady of La Naval na ngayon patroness of Quezon City, NCR, Metro Manila, was once the one of the patroness of Manila, Intramuros, within the walls. Intramuros, within the walls. And ito na nga. If you're going to look at it, the power of government to implement laws emanates from the center, which is the Palacio del Gobernador and the Manila Cathedral. There was, of course, parang ang dating eh, bagamat may mga paghihidwaan sila, there was no separation between church and state. Diba? Because the Patronato Real allows the king to actually fund yung mga churches saka yung mga pari para ipalaganap ang Katolisismo. So there was the separation of the church and state was blurred. The enemies of the church becomes the enemies of Spain. So dito natin makita power emanates and also yung kanilang army yun na nga dito rin ang headquarters sa Fort Santiago at diyan din kinukulong yung mga kriminal at yung mga subversibo, yung mga pilibustero at sinasabing doon din sila pinahihirapan sa dungeon sa ilalim ng panahon ng revolusyon, etc., etc. And of course, from the Palacio del Gobernador nag-emanate ang kapangyarihang magparusa ng mga lumalaban sa pamahalaan. So, the Intramuros, ang role niya sa history ay kung sinong may hawak ng Maynila, siyang may hawak ng kapangyarihan. Now, Gerard Lico, in his edifice complex on the Marcos architecture, looks at the Marcos architecture and also at Intramuros as a panopticon in the Michel Foucauldian, Michel Foucault, in the Foucauldian sense, yung tinatawag natin na panopticon. Yung panopticon, yan yung structure, architectural structure sa gitna ng preso kung saan nakikita niyang lahat. Parang all-seeing God itong panopticon. So, ang interpretation ni Lico, architecture of power ang Intramuros. Dahil mataas ang mga pader,
ito'y nagpapakita ng kapangyarihan na mahirap matibag ang mga Espanyol. Pinapakita nito sa bayan, huwag nyo kaming titibagin kasi mahirap kaming tibagin. Now, the other discourse is this, yung gahum. There's a discourse of power na Pilipino, na mula sa Bisaya. And gahum, according to Maifel Paluga, is ginagamit ito tungkol sa kalikasan ng Diyos, no? Labaw nga makagagahum o Diyos na makapangyarihan, siya ay may matas na kapangyarihan. Sa Cebuano, ang pamahalaan ay kagamhanan. So, the state itself, during the time of the Spaniards, the colonial government, ay kagamhanan. Oh? Kagamhan, oh? Kagahuman, no? Ah? Yan ang ano, no? So power is also about government, about God, etc., etc., etc. So, ang sinasabi ko dito, ang may hawak sa Maynila, ang may hawak ng gahum. Noong unang panahon, si Legazpi yun. Hawak niya ang kayamanan ng entrepot, ng trade. Oh? At nagdumadalo yung ginhawa mula dito. Dumadalo yung ginhawa. So pag may trade, may distribution of goods, may pamamahala, dumadalo yung ginhawa sa tao, sa bayan. So ang may hawak ng Intramuros ay may hawak ng gahum at pwede siyang magpadaloy ng ginhawa sa bayan. Okay? So ano yung ano na yun, no? Gaan sa buhay, aliwan sa buhay, paggaling sa sakit, ayon kay Seyo Salasam, ito yung ibig sabihin ng ginhawa. Kung ano yung gusto ng tao. Kaibsan sa hirap, aliw o mabuting pamumuhay. Sa iligay nun, kaugnay ito ng pagkain at ganang kumain. Now, ito yung matindi dyan. Diba? Ang mga Espanyol, kaya nilang padaluin ang ginhawa at kaya nilang pigilan ang ginhawa. So kaya nilang padaluin ang ginhawa, pero sa pagpapahirap at pagpaparusa ng mga pilibustero para matakot ang bayan, kaya din nilang patigilin ang daloy ng ginhawa. So pag hawak mo ang Intramuros, hawak mo ang gahum at ginhawa. Ayon sa diskurso ni Seyo Salazar. So, yan yung makikita natin. Now, of course, magkakaroon ng economic changes. Magbabago yung ekonomiya kasi matatapos yung galleon trade, papasok yung mga liberal ideas, kaya magre-revolusyon sa South America at magkakaroon ng pagtatapos ng galleon trade dahil dyan, which is the economic monopoly of the Spaniards, no? Because of liberalism. And eventually, magkakaroon ng mga liberal na mga Spaniards na tutulong sa mga Indio. Like Domingo Rojas na tinulungan si Hermano Puli. Now, of course, to cut the long story short, Hermano Puli's Cofradía de San Jose grew and eventually na-threaten ng mga Espanyol kasi puro Indio ang sumasali sa Cofradía de San Jose kahit ito'y Katoliko. So, Domingo Rojas helped Hermano Puli through lawyers na maligalize ito. But to cut the long story short, by 1841, ay binitay si Hermano Puli at sinalakay yung kanyang mga kasamahan. Nung una nanalo sila, eventually natalo sila ng reinforcements. Binitay, binarel at binitay si Hermano Puli o si Apolinario de la Cruz sa Tayabas. No? Kung saan nangyari yung revolt niya noong 1841, November. Pero may mga rehimiento na taga Tayabas. Nasaan yun? Salamat pala, Paolo Kalamlam, sa pagpapahiram sa akin ng slide na ito. No? Ito, yung nakaputi. Special yun, nakaputi. Oh. Blue lahat sila, halos siya nakaputi. So yung rehimiento ng Tayabas, mga ito, kasi dati, kinoconscript ang Indio para lumaban para sa Espanyol. So Spanish army sila, pero Indio sila. Nung Philippine Revolution, ganun din. Mga kalaban natin, mga Indio din. So parang civil war in a way. Itong mga rehimiento ng Tayabas, maraming mga kamag-anak ito na namatay doong Hermano Puli revolt. So gusto nilang ipaghiganti. To cut the long story short, kasi ang ginagawa natin ganito, no? Tinitingnan natin, may mga taong humamon sa gahum ng Espanya. May mga Indio na humamon sa gahum ng Espanya. Kahit hawak nila ang mga pader, kahit hawak nila ang gahum, kahit hawak nila ang panopticon. At isa na nga dito,
ay nakapasok sila dahil mga sundalo sila ng Espanya. Pumasok sila sa Intramuros, sa Santa Lucia Gate, pinuntahan ng Fort Santiago, pinatay yung mga nandun sa Fort Santiago, nahuli nila. Nakuha nila yung Fort Santiago for one day. At nagsisigawan sila ng salitang independensya. So nakikipaglaban sila para sa kalayaan laban sa Espanya. Independensya. Ilang oras lang nagtagal yung pagkubkub nila sa Fort Santiago at sila po ay hinuli, no? At eventually ang mga leader nito ay pinatay, inexecute sa luneta tulad ni Sargento Samaniego at iba pa. Nangyari ito noong January 19 to 20, 1843. So, si Don Domingo Rojas, dahil dyan sa pagsalakay ng mga rehimyento ng Tayabas, nakulong na naman. So nakulong siya nung Hermano Pulirevo. Nakulong na naman nung 1843. At dahil dyan, siya'y namatay sa loob ng Fort Santiago. Isang bayani. No? Kahit siya'y Espanyol, bayani, Pilipino. Pero yan, nasulat ko na yan. One day we conquered Fort Santiago sa aking Manila Times column. No? At few years back, no? I think 2018. Yes, last January 19, 2018, the NHCP under the leadership of Chairman Rene Escalante installed the marker na matagal na pinanangin, no? Inawitan ni Ryan Palad ng Center for Tayabas Studies, ano? Lagyan ng marker yung pag-aaklas ng rehimyento ng Tayabas, isa sa pinaka-successful na nakapasok sa Fort Santiago na Pilipino, no? Nanalo at naglektura din na bahagi. Si Paolo Calamlam at ako ay naglektura doon. Oh? Nakasama pa namin yung mga kasama ngayon doon sa dating pinagsilbihang brotherhood, yung Hospitaliers de St. John of God ni Hermano Puli, no, na sina Brother Joseph Magliosi. Now, of course, around the same time nagde-decline na yung Spanish yung Intramuros mismo. Kasi nagiging masikip na eh. Dumadami yung mga tao. Yamanay, no? Lumalabas sila. So, yun na rin yung pagpasok ng mga Indio sa Intramuros. Nag-aral sila, no? So, sa pagkabulok ng Intramuros bilang isang lungsod, pumasok din yung mga Indio at nag-aral doon. No? Una, bago yung pag-aral ng what happened in the rehimiento ng Tayabas, may challenge within. Kasi may mga pare na gusto ng pagkakapantay-pantay. Sina Padre Pelaez, Padre Gomez, Burgos at Zamora. Si Padre Burgos ay rector ng Manila Cathedral. Pero gusto nila ng pagbabago mula sa Espanya. Kaso binitay sila dahil ayaw ng pagbabago. No? And then of course, nandyan yung mga estudyante na nag-aaral. Mga Indio, kasi umaman yung mga Indio na ilan dahil sa pag-open up ng economy after the galleon trade. Nag-aral itong mga anak nila sa mga eskwelahan, high school nila, ang Ateneo de Manila, ang San Juan de Letran, and then university nila, yung Universidad de Santo Tomas. Kasi pag tinawag mong kolehiyo dati, yung high school yung kolehiyo, yung Ateneo, kolehiyo din yun. Pero yun, yung Universidad Santo Tomas, yun yung tertiary. So, sino bang nagano dyan? Yung mga nag-aral sa mga eskwelahan na yan, kahit Spanish schools yan, sila yung mga Indio na eventually nag-challenge sa Spanish Empire through the propaganda movement, through the writings. So, yan ang istorya ng City of Manila. Binuo niya yung ferment na eventually nagtatag sa ating nasyon, sa ating bansa, through the writings of our heroes na kinanlong nito sa kanyang mga paaralan. No? So eventually, of course, Andres Bonifacio will challenge Manila, Intramuros, by planning a simultaneous assault, according to Seo Salazar, on August 29 to 30, 1897, through his work, Ang Pagsalakay ni Bonifacio, na from the inside Intramuros, 500 Indio soldiers under the command of mestizos will attack Intramuros from inside. On that day, kaso nahuli sila, pinatapon sila sa Mindanao, kung saan nag-revolution din sila. And then the simultaneous attack will happen around Manila, and eventually, makukubkub ni Andres Bonifacio yung center
Because he wanted to make a capital of his new country. When the revolution wins, of course, no? Wala cellphone, lack of communication, nagkaroon ng mga problema yung Battle of Pinaglabanan. And of course, eventually what will happen mahahati yung revolution at mapapatay nga si Andres Bonifacio. But eventually we will regain our independence, or we will gain our independence on June 12, 1898, but the Americans will come again, and then the Americans will conquer us, and then the Japanese. So, hinawakan, di ba? Kinuha ng mga Amerikanong Maynila, ayaw ibigay kay Aguinaldo. Kasi hawak mo ang Intramuros, hawak mo ang Gahum, hawak mo ang Ginawa. At eventually, yun din ang binawi ng mga Amerikano sa mga Hapones. Kaya matindi yung ginawa nila, no? Nasira yung Intramuros, nagbarilan sila dyan, marami ang napatay, pinatay ng mga Hapones, pati mga tao, marami ang napatay. Oh? And from those, alam nyo, the Pearl of the Orient, Manila, Pearl of the Orient, di ba? Ay naging second most destroyed allied city in the world. And after that, Manila was useless. Intramuros, I mean, was useless. In the new Manila, after the war, Intramuros became useless. Naging bodegahan, naging, alam nyo, mas kinatakutan pa. Ang tulad ng tondo, kinatakutan din ng Intramuros after the war. No? Naging dilapidated ang mga buildings, nabulok. No? But eventually, of course, yung diktadura ginamit din. No? Dahil alam ni First Lady Imelda Marcos na pag tinanghal mo ang Manila, kailangan itanghal mo ang kasaysayan niya. Now, you know I am against the Marcoses. Marami silang mga excesses na ginawa. But maybe, 'di ba? At least they know the sense of history to restore Intramuros, no? And I studied that in my master's thesis where I interviewed Imelda and other people, which hopefully will come out as a book called Cuteness and Power, Imelda Marcos at ang Metropolitan Manila, na in-restore niya ang Intramuros because she knew na if you want to, kung gusto mong itanghal ang kasaysayan ng Maynila, kailangan pagandahin mo ang Intramuros. So, muling tinayo yung mga nasira, ilan sa mga nasira, no, nagkaroon ng regulasyon tungkol sa paano yung mga pag-develop ng buildings, etc., etc. So, of course, no, magagamit ng diktadura yan sa kanyang purposes. No? Pero, in all fairness, ito na nga, sasabihin ko sa inyo, pinagpatuloy ng mga sumunod na mga administrador ng Intramuros at ng mga sumunod na mayor ng Maynila. No? Kasi dati, di ba, governor of Metro Manila si Imelda, may Metro Manila Commission. But eventually, after ends the revolution, na-devolve na naman sa mga mayor sa kapangyarihan. No? And of course, ngayon, malaya tayong bansa. Kung sinong may hawak ng Gahum at daluyan ng ginhawa ang Intramuros, siya ang may kapangyarihan. At anong paalala sa atin pag pumupunta tayo ngayon sa Intramuros? Kung noong unang panahon, ang Indio ay papasok sa mga pintuan na yan at sila ay nangangatog ang tuhod dahil hindi nila alam kung lalabas ba sila ng buhay o patay dyan. Nung panahon ng Hapones, kung saan pinupugutan ng ulo ang mga tao. Pero ngayon, pag pumapasok tayo sa mga pader na iyan, pag namamasyal na tayo sa Maynila, at nandun tayo sa mga pader na iyon, namamasyal tayo at nakatungtong tayo sa mga pader ng Intramuros, paalala yun na tayo na ang may kapangyarihan. Tayo na ang may Gahum. Ang mamamayang Pilipino ang may Gahum. At pag namamasyal tayo sa Intramuros,
sa lumang lungsod ng Maynila na inagaw ng mga dayuhan sa maraming panahon. Pag pumapasok tayo sa mga gates na yan ng Port Santiago, hindi na nangangatog ang ating tuhod. Tayo ay masaya, tayo ay malaya na. Kaya ipagdiwang natin, pagkatapos ng pandemyang ito, di ba? Ang nangyari, di ba? Intramuros Administration, inayos ang mga ilaw bago ang pandemya, na-enjoy natin. Lumating ang pandemya, nabitin tayo. Pinapaganda patuloy ang Maynila, pero nabitin tayo at hindi tayo makapamasyal sa bagong ganda at ayos ng Maynila. Para sa turismo, para sa kasaysayan, para sa kultura. Pagkatapos ng pandemic na ito, papakinabangan natin muli. Mababalikan natin muli ang kultura, kasaysayan dito sa Maynila. Bilang malaya, no? At masayang maginhawang bayan. Sana patuloy na dumaloy ang ginhawa at ang kapangyarihan ng bayan sa Maynila. Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. Maynila o Maynila, at itanghal itong bansa. Maraming salamat po at mabuhay tayo na. Maraming salamat po sa inyo, Xiao, sa iyong napaka makaluhulugang lecture tungkol sa kasaysayan ng Maynila. Marami po kami natutunan, lalo na kung paano mas lalong ma-appreciate at ma-interpret ang kasaysayan sa isang paraan na kung saan mas mapapalalim ang diskurso. Totoo nga, napakasarap makinig pag ikaw ang nagsasalita dahil para bang nagkakapihan lamang tayo and walang dull moments. And ito ay Salamat, ha? Opo, ito ay very important, lalo na para mas maging interesting ang discussion sa history. And napakadaming misconceptions ang na-dispel sa inyong lecture. Katulad lamang ng kamatayan ng unang martir, ang identity ng bayaning walang pangalan, at ang konsepto ng gahum. Ito ay napakahalaga sa diskurso kung paano mas lalong mapapalalim ang diskurso ng kasaysayan. And tama po yung nasabi niyo, bukod po sa mga victories at mga pagkapanalo, napaka-important din na kailangan din natin i-commemorate ang mga sacrifices na kahit naman na hindi nanalo, at least yung virtue and value of sacrifice ay na-highlight. So napaka makabuluhan ng talk nito. Maraming salamat po sa inyo, Senyor Xiao. Ngayon, hey, Rancho, wait lang ha. Salamat at na-summarize mo yung mahalagang bahagi ng aking papel, ng ating presentasyon, no? By the way, ito, no, si Alec Geradila, no, nabanggit na sa akin. Kasi sabi ko, sino ba yung na-meet ng mga Espanyol? Eh si Raja Matanda pala, hindi sila Kandula. Si Raja Matanda, kasi sabi ko, either. So, si Raja Matanda, yung Raja na na-meet nila, no, o yung Pinoy, yung Indio na Indio, yung native na na-meet ng mga Espanyol, ni na Carvalho, Joao Carvalho, nung sa Palawan, nung 1521. Actually, hindi sa Borneo, sa Palawan pala nila na meet, no? So, yun, maraming salamat Alec, at sa lahat ng mga nanonood. Ayan. Makakapag Q&A pa ba tayo, Rancho? Wala na kaya tayo. Po, kaya niyo po ba, Sir Xiao? Of course, opo. Kaya po. Ngayon, nanonood po po sa Zoom, meron pong Q&A button or chat button sa baba, pwede po kayo sa speaker na yun on air. Ngayon, Xiao, kanina nabanggit mo, parang na-dispel mo ang napakadaming misconception tungkol sa kasaysayan. Ngayon, para sa iyo, gano'n ba kahalaga ang pag-question at pag-think outside the box vis-a-vis sa mga hegemonic narratives para i-question kung ano yung, hindi lang basta-basta tinatanggap natin kung ano yung nabit. So, gano'n ba yung kahalaga para sa iyo? Well, ako kasi, as long as may pruweba, kasi evidence yan eh, yung any theory na gusto mong ipakita, it will hold water as long as there is evidence. Ibig sabihin, kumbaga, kanya-kanyang trip din ng mga historiador, no, kung paano mo yan, kung paano ipapakita yan, no.
Subalit, yun na nga, hindi ako, basta yun, ang sinasabi ko, wag lang banat ng banat. Kasi may mga, kasi Rancho, I encourage people to be critical. Pero yung pagiging critical ay hindi ibig sabihin na kung komo wala kang ebidensya, magsasalta ka lang dahil trip mo lang. O dahil meron kang narinig na bagay na walang pruweba din, na akala mo pruweba siya. Kaya kailangan balikan mo yung sources eh. No? Kahit dun sa diskurso ni Ian Alfonso nung Nameless Hero. At namin, bahagi ako nun eh, nung diskurso na yun. Marami rin kaming mali noon. O hindi, hindi marami. Sorry naman ako mag-alit si Ian. May mga naging mali din kami na misconception. Diba? Kasi sinundan din namin yung line na bata siya. Diba? Na eventually, nakita natin sa primary sources, hindi pala nabanggit yun. Diba? Although magandang assumption yung Bambalito. Diba? Although hindi na nga niya, hindi, ayaw na nating tanggapin ang pangalan niya yan. Ano? Diba? Little Mad King. And then, yan na nga. But, yan na nga. Ayoko lang talaga yung bumabanat ng walang ano, pruweba. Pero once may pruweba ka, go ahead. And the historians, by the way, mahalaga to Rancho, no? Mahalaga to. You might see historians sometimes, many times we do not agree with each other. But when historians talk, we are a guild. When historians talk, magkakaibigan kami, kahit hindi kami, kahit minsan nag-aaway kami. Meron kaming common, meron kaming mga bagay na pinag-aagrihan. And it is, I think, better to be, at least, ako sa palagay ko, irespeto mo rin yung mga historiador. Kasi ang nangyayari, may mga taong magiging critical, pati historiador, personal na binabanatan. Banatan mo yung data namin. Banatan mo yung ano, huwag mong sasabihin na mga bobo kami, mga palpak kami, dahil ikaw lang ang magaling. Huwag ganon. I encourage that, pero I have to warn you that kailangan kausapin mo kami ng maayos para makikipag-usap din kami sa'yo ng maayos. And yes, totoo, because of social media, nawala na yung pagiging gatekeeper ng historian sa history. Any Tom, Dick, and Harry Rancho can become a historian now. Pero, again, in the end, it is the evidence that will stand. Yung mga uso ngayon ng mga discourse ninyo, ng mga tao, ng maraming tao, pag walang ebidensya yan, hindi yan tatagal. No? Pero yung ebidensya, hanggat nandyan yan, yan ay pag-uusapan, patuloy na pag-uusapan. But yes, history is contested. Hindi yan nagbabago yan basta may ebidensya. Kaya exciting ang disiplina natin. Yun. At alam mo na yan, nakikita mo na yan kasi archivist ka na. Opo. Maraming salamat dyan. So, speaking of sources, speaking of evidences, sa mga sources na mga napakita kanina na puro mga textual, meron kayang mga sources din na mga oral traditions? Oh. Actually, baka masalam ni Ian yan. About Manila, no? Hindi ako masyadong lubog sa oral traditions. Although I assume, kasi dahil sa well-documented ang Manila history, kasi sentro eh. Parang yung oral tradition hindi masyadong na-highlight except may naalala ko. Si alam mo to, Rancho, no, kasi ano ka naman sa Intramuros admin, ano? Yung kay Percy Hill, yung Stories of Old Manila. If you're going to look at it, may mga basis sa documents. Pero parang ang dami doon ay oral tradition. And I use that a lot kasi yung mga governor general doon may isang governor general doon, yung asawa niya nakikipagkalaguyo sa iba tapos nagpatayan sila. Alam niyo yun, yung ganung mga kwento na usually hindi natin pinapakita sa histories. Parang na-humanize yung mga tao sa Intramuros. Parang ay tao pala sila, hindi lang sila history. Ganun. So, may mga puso pala sila, nagsiselos pala sila, may nanlalalaki pa, imaginein mo. So, nahuli lang yun, eh, pinatay siya nung Governor General, tsaka yung kalaguyo niya, twice divorced ex-Jesuit, imagine mo yun. So, may mga ganun palang chismis. So, I think may naisulat na ganun si Percy Hill, na
alam mo, kung babalikan mo, sinulat din ni Joaquin yun eh. Yun pala yung source niya. Sinulat niya yun dun sa mga Intramuros books niya. So, okay. So, may ganun. Pero, dahil ano, dahil may primacy yung written record sa mga historians at napakarami ng Maynila. No? Parang, in many ways, buo yung history na yun eh. From the texts. So, parang ang nangyari, nagiging secondary o peripheral na lang yung oral. Pero meron. Salamat po. Speaking of humanizing mga tao sa kasaysayan, meron po ba tayong record kung ano yung mga background nitong 2,000 warriors na nabanggit kanina? Kung wala pong digmaan, halimbawa walang digmaan, ano po kaya kanilang ginagawa? Ah, okay. Sila ganoon sa tao, mangingisda ba sila o talaga namumuhay sila sa pangangayaw? Ah, ano yan ah? Kasi special class yung ano eh. Teka lang ah. Wait lang kasi. Oh, baka mategi yung aking broadcast eh. Dahil lobat na pala ako, ano? Pero yun, ano, yun nga. Anong tawag dito? Usually kasi, meron dito. Ayan, sige. Usually kasi yung mga bagani, nag-focus talaga sa warfare. No? But I'm sure, no? I'm sure. Ngayon, hindi ko masyadong pinagtunan to ng pansin. Kasi may mga roles talaga sila eh, yung mga ninuno natin eh. May mga artisans, panday ang tawag. May mga nagpo-produce ng ginhawa, mga magsasaka yon, mangingisda. So, full-time warrior sila at kung hindi sila ngayon siguro may mga hindi kasi ganito yun, iba-iba rin yung pamayanan natin eh. So siguro mayroong mga pamayanan na nagkakaroon sila ng ibang trabaho pag hindi sila nangangayaw. Diba? Pero I'm so sure, parang may hierarchy yan kasi masyadong mataas ang tingin natin sa mga bagani nun eh. Kumbaga, hindi ka magsasaka kung bagani ka. Diba? Parang kung, diba? Parang ganun, may role kayo. Oh? So, siguro meron, but even in our society today, may mga sundalong businessman. Diba? So, baka may mga ganung exceptions. But ako, naniniwala ako, may mga roles yung mga ninuno natin. So, yeah. Pag hindi sila naglulumalaban, baka nag-training sila o kasi sa bagobo, hindi lang sa warrior yung bagani. Parang ano siya, arbit, para siyang judge. So, sa bagobo, siya yung nagre-rest back sa mga taong may kasalanan sa isang tao. So, yun, may peacekeeping. Siguro peacekeeping. So, siguro tulad yung mga sundalo natin, hindi naman sila laging nasa digmaan. Pero sundalo pa rin sila. So may pagtatanggol sa bayan, sa ginhawa ng bayan. Meron ditong tanong si Luz Linda Aguilades sa Zoom. At ang kanyang tanong ay, ano po ang inyong personal na reaction na thank sa you. Curriculum ng K-12 ay wala na po yung pag-aaral ng kasaysayan sa junior Alaman. School? Ibalik ang Philippine history sa high school. Ibalik. Pirmahan natin ang change.org Philippine High School History Movement, no? Mga DepEd teachers, I'm continuing the Philippine Historical Association where I'm public relations officer are continuing our initiatives with the DepEd, dialoguing with the secretary herself, no? And also kinakausap ko rin si Yusek Tony Umali about increasing history webinars and eventually of course that partnership will go to Yusek, Tony, DepEd, please bring back Philippine history to high school. Nire-review po ang K-12 curriculum now, so let's make our voices heard. Ipaglaban natin na may balik ang Philippine history sa high school. Kasi ang history, sinabi nila, kaya tinanggal nila sa high school, paulit-ulit. Alam nyo, yung kasaysayan, kailangan talaga inuulit-ulit yan. Para, kaya nga ako, sabi nila, si Xiao Chua, pare-pareho lang yung mga lecture niya. Talaga, pare-pareho talaga yung lecture ko. No? Kasi, kailangan, ako, nakabisado ko ang history by repeatedly telling it.
and repeatedly listening to people like Ambet, people like my teachers in UP, like Veneracion, like Mila Guerrero, no, like Ricardo Jose, diba? Like Vicente Villan, like Zeus Salazar. Paulit-ulit mo silang mapapakinggan, matandaan mo. So ganun din ang history. Kailangan paulit-ulit siyang pakinggan. Salamat po dyan. Quick question lang. Yep. Yung labanan ay sa Bangkusay. Of all places, bakit kayo sa Bangkusay naganap? Ito ba iplanado na gawin sa Bangkusay o nagkataon lang sa Bangkusay? Baka kasi ano yan eh, di ba galing Pampanga? Hmm. Yung mga ano. So dito sila sa, if I'm not mistaken, I'm sorry, no, Ian, kung magkamali ako dito, Mr. Alfonso. Pero alam ko may ano diyan sa may, kasi may Pampanga side ang Manila Bay eh. Baka diyan sila lumabas. And then of course, dito na si Dila Minit sa ano, sa may Nabotas part, Tondo part yung ano, yung mga Kastila. So nandun sila naka-base. Kumbaga, kasi malapit na 'yan sa Intramuros eh. Kung tutusin eh. So, yun ang ano ko, sa luok ng Maynila talaga mangyayari 'yon. And may yun nga, nakita niyo yung isang source malabon yung sinabi. Yung isang source sabi, makita tayo sa Bangkusay. Kaya yun yung Battle of Bangkusay na tinawag natin. So, anyway, ang problem kasi diyan, kahit 'di ba sinasabi na saan ba namatay si Bonifacio? Eh kapag ka naman naligaw ka sa bundok, o kaya nung panahon na yun, imagine mo Rancho, wala pa namang barangay-barangay nun na sasabihin mo, barangay 241, di ba? May wala pa GPS nun. So, it's possible na baka hindi eksakto yung hindi Bangkusay talaga yun. At naalala lang nila na baka Bangkusay. But we do not know that. No? Basta we're relying on the records on that. At itong digmaan na ito ay sa dagat lamang. Walang naganap na labanan sa lupa. Tama po ba? Ganito, no? Actually, kailangan kong balikan ulit. Bagamat nabasa ko yung Gaspar, may makapala ko niyan eh, yung Gaspar de San Agustin. Kailangan kong balikan ulit. Kung, kasi ginamit din nila yung boats eh. Kasi diba, si Espanyol, sinabi lang, may siyam kami, ganyan. Yung mga ano, meron din. Pero, alam nyo, yun nga, possible kasi na baka may mga troops sa land, but I have to check. I'm sorry, I have to check that. But that's a very good question. Thank you for that. Kanina po nabanggit po ninyo na yung relihiyon ng pinuno ay hindi necessarily na relihiyon din ng kanyang mga mamamayan, mga citizens. Ngayon, mm-hmm. Could this be an indication po na during the pre-colonial society, mas tolerant po tayo and mas diversified and mas plural ang society? In a way, yes. Yan ang paniwala ko. Kasi ito sasabihin ko sa inyo, yung mga ito, sorry, ito binanggit sa akin ni Vicente Villan, ano, yung professor ko, Bisaya yun. Ito yung sinabi niya sa akin. Alam mo yung mga Bisaya, naglalament sila na hindi naging Bisaya yung ating national language. Diba? You had that chance in 1571. Kasi ang kasama ni Degoiti at ni Legazpi, mga Bisaya yun. Actually, mas marami silang Bisaya na nakipaglaban kaysa Kastila sa mga taga-Maynila. Ngayon, natalo nila yung mga taga-Maynila, di ba? Pumayag yung mga Maynila, so mailalim yung taga-Maynila. Eventually, itong mga Bisaya na ito, I tell you something, ha? Itong mga Bisaya na ito, na-integrate sila sa Tagalog. Hindi nila, hindi nila ginawang Bisaya yung mga Tagalog. Sila yung naging Tagalog. Oh? So, of course, nung nangyari yun, edi sana Bisaya ang capital ng Pilipinas kasi sinakop ng mga Bisaya ang Maynila. Hindi nangyari yun. Na-integrate yung mga Bisaya sa Tagalog. So, in that sense, kung din mo makikita, yung aside from the tolerance, aside from the yung diversity, no, makikita mo yung ano, yung halo-halo talaga. Yung pwedeng maghalo-halo yung mga mamamayan sa Pilipinas. And even at that time, parang melting pot, quote-unquote, yung Maynila. Kasi kaya melting pot, kaya ano siya eh, multicultural. May Chinese, di ba? May mga iba-ibang community na Pagsibol sa Maynila. So, ano yun, nandun yung ano na yun. And natutuwa ako doon kasi hindi talaga, kumbaga naging sobrang colorful ng ating kultura. Hindi lang tayo naging Muslim lang, ganun. Even our Catholicism is colorful.
may halong animism eh. May halong anito worship eh. So in that sense, it helped diversify our culture. Mas naging dynamic yung kultura natin. So tama ka doon, Rancho. Magandang observation 'yon na ano, yun nga, may pagka-tolerant eh, yung ating mga ninuno sa pananampalataya. And that spelled a lot of difference when it comes to accepting Catholicism. Diba? Kasi eventually, nung dumating yung mga Kastila, nakita natin yung reliyon natin sa Katolisismo, tinanggap natin. So ngayon, maraming tao ang Kristiyano sa Pilipinas. And that's why we're celebrating 500 years of Christianity. So, salamat po dyan. Kung noon po ay mas tolerant and mas diversified and mas plural po tayo, kung halimbawa tinanggal natin yung religion, awayan sa mga religion at awayan sa mga paniniwala, ano kaya yung usual na dahilan kung bakit sila naglalabanan o nagdidigmaan, nag-aaway-aaway? Ah, okay. Arancho, babasahin ko lang tong si Victores ay nanonood sa atin ngayon. At sinabi nga niya, bahagi ng dagat ang lumang Bangkusay. So yung Bangkusay tondo ngayon was part of the sea ng dagat except na nag-recede yung shoreline. At ngayon, ito na yung Calle Vitas sa tondo. So yun yung pagliliwan. Thank you, Tito Vic, sa suporta. No? Alam niyo naman, hindi ako expert talaga ng Intramuros at ng City of Manila. Kinukuha niyo ako dahil magaling ako magkuwento. No? Yeah. Anyway, so ito, no? Yung sinasabi mo ay, ano nga ba yun? Keyword? Labanan. Labanan. Yeah. Bakit naglalabanan yung mga tao noon? Well, one reason is, yung halimbawa, may isang bayan na lumusob sa'yo ng walang dahilan. Yan, may ganun. Lulusubin ka ng walang dahilan. Di ba ginagawa yan? Alam mo yung mga games ngayon na yung mga farm na dinedevelop mo, tapos mga kaibigan mo lulusubin yun ng walang dahilan. Di ko alam mo anong laro yun eh. Mga kaibigan mo mismo, mga walang hiya, no? Saka yung kumukuha ng energy points sa'yo, no? Mga ganun, ano? Di ba may mga larong ganyan? So, may mga bayan na lulusubin ka na lang ng walang dahilan. So, yun, kailangan mong ipagiganti yun. It is your obligation to anitos na babawiin mo yung dangal mo at ipagiganti yun. And in fact, Rancho, yung sinasabi ko sa'yo kanina na away ng Mindoro at Iloilo ng mga tagapanay, nilusob ng mga taga-Mindoro ang mga tagapanay sa panahon ng kanilang pamin. Taggutom, pero kumbaga tinarantado sila. So, ang sabi ng mga tagapanay, lusubin natin yung mga taga-Mindoro na yan, dali natin itong mga Kastila na ito. So, even then, despite the fact na iisa yung kulturang pinagmulan natin, yung mga languages natin magkakatulad, meron na tayong infighting. Meron na tayong infighting din. Infighting kasi, bakit infighting? Actually, maling terming infighting. Kasi iba-iba naman yung ating karian noon eh. Kung ano yung karian mo, yun ang loyalty mo. Kaya nga, nung dumating yung mga Kastila, hindi necessarily na nagtaksil sila sa bayan kasi yung mga sumama sa mga Kastila, they're just also fighting for their interests. Eh wala pa namang Pilipinas noon. Ang bansang Pilipinas ay itatayo pa lang ng mga bayani natin by the 1800s. So, yun ang sinasabi natin. May mga ganun sila, may mga pwede ring resources yung magiging dahilan ng kanilang away. Diba? At hanggang ngayon, reflected yan kahit dun sa mga mas native, mas indigenous nating mga grupo, kahit sa Mindanao. Di ba may mga rido, yung mga gantihan, nangyayari din yan. Pero ang bagani, hindi pwedeng tumira nang hindi just ang cause. So hindi pwedeng ang bagani ay magigat, ano lang, patay lang siya for no reason. Kailangan tanungin nilang anito, tama ba ito, just ba ito, so yung sagot na makuha nila based on their babaylan, yun ang kanilang gagawin. So yun, mayroong semblance na kailangan makatwiran yung gagawin natin. Maraming salamat, Sir, Senior Xiao, sa inyong sagutan sa mga tanungan. Ngayon, bago natin i-end ang ating open forum, siguro last question ko para sa inyo. Ano po ang inyong mensahe para sa mga kabataan na nanonood na gusto magpurso sa isang career or vocation sa history? O kung hindi man mga kabataan, yung mga hindi man mga youth po, pero gusto mag-start pa lang
kahit later in life sa pag-aaral ng history? Ano yung mensahe mo sa kanila? Bago ko sagutin yan, syempre, didiskarte muna ako, no? Nandito kasama natin. Marami po sa ano dito sa ating tawag dito sa ating chat sa Zoom. Thank you po sa pagpunta nyo. Hindi ko kayo mababati lahat, pero nandito si Roderick Makutay. Derek Makutay, mabuhay ka, no? The artist Derek Makutay. Again, Mama Cha, happy birthday, no? Ng DT Cam. Gayon din si ano, si binabati ko si Noela Mayi Orozco ng Department of Education, no? Siya po ang girlfriend ko, no? Salamat sa suporta mo. Binabati ko 'yung nanay ko na nanood na naman, Vilma Briones Chua, si Aleli Canosa, Paolo Arandia. Thank you so much, no? May deaf po tayo na nanonood ngayon, si Clyde Santuyo. Maraming salamat po, no? At lahat ng mga si Victores, ayan, nag-appear daw sa Bangkusay, sa Bangkusay sa channel sa mapa ni Jose Alge. Salamat sa lahat, di ko po kayo mababati lahat. Thank you Jason De Vera, thank you so much, no? Si Victores, basahin niyo po, may mga comments siya, no? Oswald Santos, maraming salamat ng Project Saysay, no? Mabuhay kayo lahat-lahat. Noel Gaton, maraming salamat, no? Siyempre binabati rin natin si Sheena, siyempre ng Intramuros, at saka si Administrador. Maraming salamat po. Napakabait po ninyo sa akin at siyempre Rancho. Okay, sige. Ang mensahe ko po sa mga kabataan ay ganito, no? Gusto nating mahalin lahat ang Maynila. Ako hindi ako taga Maynila. Ako ay taga Tarlac. Nakatira ako sa Pasay ngayon. Pero ang puso ko ay nasa Maynila talaga. Ako ay nagtuturo sa De La Salle University, Top Avenue, Manila. No? So I consider myself a Manileño. More than a Pasay person, kumbaga. And for about 12 years nagtuturo ako sa Maynila. So, ang feeling ko, Manileño ako, no? But why do I feel that way? I feel that way because in every street sign, you see history, you see a great person. In every building that you see, in every people that you meet in Manila, you see that this is the most important Philippine city. And you only know that because you know the history. Malalaman mo lang o mamahalin mo lang ang isang bayan kung kilala mo ito. Tulad ng mahal mo lang ang tao kung kilala mo siya. Gayon din sa pagmamahal sa Maynila. Kung gusto nating mahalin ang Maynila, punta natin si Rancho sa Intramuros. Pasyalan natin ang Intramuros. Pasyalan natin ang mga makasaysayang lugar sa Maynila. Nandyan ang ating pambansang museo. Nandyan ang Rizal Park ng NPDC. Nandito lahat ng pwede nating matutuhan tungkol sa ating bayan. Nandyan ang National Library. Nandyan ang NHCP. Oh? At in the process of knowing about Maynila, you will also begin to love your country. Because we, so kaginhawakan and gahum in Maynila. And that's why we Provincianos, we come here. And we love this place. Because it doesn't just represent Manila. It represents country and it represents home. Know that. Or you only will realize that if you know the history. So muli Maynila, happy 450. At tandaan natin na hindi lang 450 years ang kasaysayan natin. It will stretch back 1,000 years because we were already here, we Filipinos, in Manila. So mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po sa inyo and maraming salamat po sa mga nanonood. So dito po natatapos ang second na lecture sa ating 5-part lecture series ng Araw ng Manila Lecture. Tama, Araw ng Manila Lecture Series. So nais ko lang po i-promote yung mga susunod ng mga episodes ng ating series. So Alec, kung pwede lang po tayo mag-share screen. So ang part 3 ay magaganap sa June 11 at 1 p.m. at makasama natin si Jerry Cruz ng National Historical Commission of the Philippines at ang topic niya ay Manila's Historic Sites and Structures in the NHCP Survey Files. At ang susunod
Next slide po. Ayun, sa June 24, sa alas 10 ng umaga, makakasama natin si Jose Victor Torres ng De La Salle University History Department at ang kanyang talk ay Manila, the Rise of Ciudad Murada from Lumang Maynila. And in the afternoon, at sorry, in June 24, also, ang Beto Campo from the Ateneo de Manila University History Department. So his talk is going to be about Manila in the past tense. Thank you for that, Alec. Sorry, Eratum, this talk by Ambeto Campo is not 10 a.m., it's 1 p.m. So that's in the afternoon. 10 a.m. in the morning is Jose Victor Torres, and then 1 p.m. in the afternoon, we're going to have Ambeto Campo. Thank you for that, everyone. And Senyor Xiao, meron po kayong last words bago natin i-close tong Zoom na ito? Again, happy 450 Manila! No? Mabuhay ang lungsod ng Maynila. Maraming salamat po at maraming salamat sa mga nanood na yung araw. And see you po sa next na webinar.